The proclamation we had winning candidate for the House of Representatives for the province of Benguet and the elected governor also. Hi, Attorney Congressman. Good afternoon, everyone. Certificate of canvass votes and proclamation of winning candidate for member House of Representatives. We, the undersigned members of the provincial board of canvassers, do hereby certify under oath that we have canvassed the votes cast in 30 municipalities for the candidates therein for member House of in the election held on May 9, 2020. Attached hereto and forming part hereof is a statement of votes by municipality garnered by its candidate for the office of Member House of Representatives. That after such canvass, it appears that Yap Eric of the United Benguet Party garnered 123,801 votes for the office of member House of Representatives, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above named winning candidate as the duly elected member, House of Representatives, Benguet Lone District. In witness for all the official signatures and in print are summarized in the province seat of Benguet, this May 10, 2022 at 2:13 p.m. Congratulations, sir. Certificate of canvass for both votes and proclamation of the winning candidate for provincial government. We, the undersigned members of the provincial board of canvassers, do hereby certify under oath that we have duly canvassed the votes cast in 30 municipalities for the candidates sent therein for provincial governor in the elections held on May 9, 2022. Attached hereto and forming part hereof is a statement of votes by the municipality garnered by its candidate for the office of provincial governor. That after such canvass, it appears that the Class Melchor Partido Democratico Filipino Lakas ng Bayan garnered 112,000
345 votes for the office of provincial governor, the same being the highest number of votes either cast for said office. On the basis of the foregoing, we hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected provincial governor for the province of Baguio. In witness whereof, we affix our signatures and imprint our thumb marks in the province of Baguio this May 10, 2022, 2:13 p.m. Congratulations, sir. Mode would be terrible. You could TV the summit. Hello. X-ray machine, may ultrasound machine, meron eye refractor, upang yung mga kababayan natin sa malayong munisipyo, hindi na kailangan pumunta sa district hospital o yung mga nasa remote area maabot natin. Itutuloy ko yung mandato ko na tumulong sa mga kailan natin dun sa mga remote areas. Kung bakit tayo nanalo dahil sa kanila, dahil sa lahat ng kailan natin. Kaya nga ngayon, lahat aabutin natin.
lahat ng kailan natin wala pa rin pababayaan. Lahat ng mga kailan natin maging malayo, maging isang botante, maging walang botante, basta may nangangailangan ng tulong, lahat po bibigyan natin ng tulong. Ano ang nakikita natin long term na program para sa mga yung long term program natin is yung infrastructure natin. Nakita naman natin nung wala pa tayo dito, 2 kilometer park to market road lang ang nalalagay every year. Nung dumating tayo, naging 40 kilometers. Ngayong nanalo si Apo Bongbong Marcos, I'm very very confident na ang Benguet ay hindi mapapabayaan kung kayang ihingi natin ang 60 kilometer farm to market road a year, yung po ang gagawin natin. And yung isa pa, yung water system. Yung water system na kung saan nung wala pa ako dito, ay hindi nakakapaglagay ng water system. Nung napunta tayo dito, nakapaglagay tayo ng 300 million na water system. Ngunit yung 300 million, katumbas lang yan ng 75 na water system. Kung isa per sitio, ilan pang sitio ang kulang natin kung 75 pa lang. So ito yung mga long-term plan natin. And syempre, yung Cannon Road. Yung Cannon Road na pinirmahan ni Presidente Duterte na i-rehabilitate. Kailangan niyan maging safe, maging accessible sa mga turistang papuntang La Trinidad at Baguio. We will make sure na yung Cannon Road wala na mga batong mahuhulog sa kotse. Yung mga rock shed kailangan mailagay, mapaliwanagan ng Cannon Road, and syempre mapalaparan pa po ang kalsada. So, yes, yung opening ng road sa Takadang, doon po sa Bakun, sa Barangay Dalupirip, sa Barangay Ansagan, yan po ongoing ng road opening dyan. Pero hindi pa tapos ang trabaho. Kailangan kong mapasimentohan yung mga binuksan nating kalsada. Dahil pag hindi natin pinasimentohan to after 3 years, babalik, masasayang ang pera ng gobyerno sa pagbubukas ng kalsada. Kaya nga, ang goal ko, itong 3 years na to, mapasimentohan ko yung mga pinabuksan nating kalsada. Sir, Benguet is a agriculture province. Any programs for the farmers? I will make sure na yung magiging Department of Agriculture Secretary, dapat yan, he will work very closely sa atin. Kasi una-una, ito yung mga natutunan ko Yung ibang probinsya, bakit sila nakakatanggap ng subsidy? Kailangan meron rin tayong subsidy. At least I'm looking about 1 billion pesos a year. Subsidized ng fertilizer, subsidize yung mga seedlings, and syempre yung pinangako sa atin na trucks per municipal, ilan pa lang ang nabigay nila sa atin. So, i-complete ko yung every municipality may truck na ibibigay ang Department of Agriculture upang sa ganun, kakausapin ko yung mga mayors na sila naman ang bahala sa gasolina upang yung mga mahihirap na farmers natin, yung pinaka nahihirapan ng farmers natin, mapatracking yung kanilang gulay ng libre courtesy ng mayor sa gasolina and syempre yung truck na nahingi natin sa Department of Agriculture. Yung pinakamahingay na issue nila ngayon is the smuggling. Yes. Ito. Ngayon po, tapos ng eleksyon. Lahat ng nag-aakusa sa atin, lahat ng mga nagsasabi sa atin ng mga hindi totoo na ako ay involved sa smuggling, china-challenge ko kayo. Makipagtulungan kayo sa akin. Kontakin niyo ako kung gusto niyong tulungan ng farmers natin. Ginagawa ko dati. Tinatawagan si Commissioner Ray Guerrero, sinetext si Commissioner Ray Guerrero, nagbibigay tayo ng mga info kung saan nakikita natin maraming smuggled na gulay. Yan po ang ginagawa ko simula last year. And kung yung mga taong nag-aakusa sa atin ng smuggling na yan, if you really love our farmers, join me, join Governor Diklas sa paglaban natin sa smuggling. At this time, yung totoo na ipaglaban natin talaga ang mga farmers, hindi lang dahil sa politika. Ngayon po, tapos na ang politika, I am encouraging kahit yung mga nakalaban natin, hindi tayo magkakalaban. Lahat tayo magkakailan dito sa Benguet. And if magkakaisa tayo, if magsasama-sama tayo, mapoprotektahan natin ang farmers natin, mapoprotektahan natin ang mga minero natin, at higit sa lahat, mapoprotektahan natin ang lahat ng kailan natin. Kaya nga, ang apel ako sa ating lahat, maging politiko ka man, maging ordinaryong tao ka man, maging mayaman na tao ka man, tayo lahat ay magsama-sama. Magkaisa tayo, united tayo, let's all work together para pagandahin at para magprogreso ang ating probinsya, ang Benguet. In terms of legislation, ano ang mga naisip na meron akong first legislation na gagawin? Ito ang natutunan ko sa pangangampanya natin. Sabi ko nga, sa pangangampanya,
hindi tayo nanira kasi marami tayong kailangan gawin. Alam nyo, ang pagkakampanya, ito yung opportunity malaman natin ang problema ng mga kailan natin. Isa to sa mga nalaman ko, pag ikaw ay may social pension, hindi ka na pwede tumanggap ng tupad. Hindi ka na pwede tumanggap ng AICS dahil double compensation. Pero for me, yung social pension mo sa SSS man yan, ito ay binawas sa sweldo mo. Kaya nga, meron ka pa rin dapat karapatan na tumanggap ng AICS o tumanggap ng tupad dahil yung iyong social pension na 5,000 a year lang, eh yan ay pinaghirapan mo, binawas sa sweldo mo yan dati, at yan ay benepisyo mo kung ikaw ay senior citizen. Kaya unang bill na ipapile ko, papayagan ko ang double compensation. At syempre, pangalawa, land reclassification. Ang dami kong naikutan, ang tagal-tagal na lang nakatira sa kanilang bahay, sa kanilang lupa, ngunit wala silang titulo. Para silang squatter sa sarili nilang lupa. Kaya ito ang pangalawang bill na ipapile natin, land reclassification, panahon na para ibigyan natin ang titulo yung mga taong nakatira sa kanilang lupa na matagal na. And syempre, yung pangatlo po, yung small-scale miners. Panahon na para ayusin natin. Naglagay kayo ng minahambayan, okay. Pero ang problema, ang hirap ng requirements. Kailangan pabilisin ang requirements. Ang mga small-scale miners, matatagal na sila. Mas nauna pa sila sa mga malalaking minahan. Kaya nga dapat yung stoppage order, ipaglalaban naman natin yan sa susunod na DNR Secretary na baka pag-aralan niya, tanggalin muna ang stoppage order. And kung sasabihin namang responsible mining, lahat ng minero responsable. Bakit? Buhay nila ang nakataya sa loob ng minahan. Kaya wala ako nakikitang minero na hindi responsable. Kaya nga ang masasabi ko lang, yung tatlong yan ang priority natin. At sa pag-iikot pa natin, kung ano pa yung makikita natin, idadagdag pa po natin. And syempre, ipagpapatuloy ko ang pagbabalik ng Benguet General Hospital sa National. Bakit? Natigil to sa Senado. Alam naman natin na harang to doon, ngunit kaya nga tayo siguro nabigyan ng panibagong mandato para ipagpatuloy ang laban ng Benguet Gen. Bakit natin ibabalik sa National sa National Government ang Benguet Gen? Upang malagyan tayo ng mga bagong ultrasound machine, ng mga bagong X-ray machine, mga bagong CT scan machine, at ma-upgrade pa po ang facilities ng ating hospital na Benguet General Hospital upang sa ganon maging at par sila with Baguio General Hospital at iba pa mga magagandang government hospital natin sa buong Pilipinas. How about your co-ownership sa Westmore Autonomy in the Cordillera? Katulad sa autonomy, kailangan niyan mag-usap kami again nung pitong congressman ng CAR. Kasi ako, pinupush ko yan, ngunit kung kulang, ako lang mag-isa, mahihirapan ako. Kaya nga ngayon, with this new mandate, isa to, isasama natin to sa ipapile na bill upang sa ganun, meron tayong 3 years. 3 years para pagdepatihan sa plenaryo, 3 years para maipasa sa Senado, 3 years para mapirmahan ng Presidente. Sa sports naman, kumusta na yung araw mo? Diba, nagkaroon na issue sa ganito. Paano yung... Katulad niyan, ito yung sinasabing kong convention center na ilalagay natin. Yung sinasabi ko nung kampanya na pipiliting ko makakuha ng 500 million para maging convention center upang sa ganun, pag merong mga malaking event, may mga kasalan, pwede nilang magamit. Kasi yung sports complex natin sa ngayon, yan pa lang ang meron ng Benguet na malaking venue. Syempre naman para sa akin, kung ikaw ay kakasal at marami kang bisita, karapatan mo na magamit ang facilities ng gobyerno. Kaya nga, ang sinasabi ko lang dito, trabaho ko maglagay ng convention center o ng mas malaking lugar para kung yung mga kailan natin dito ay gusto magpakasal, gustong mag-birthday, gustong mag-piesta, meron isang malaking lugar na pwedeng pagdausan upang sa ganun yung sports complex natin ay magamit din naman ng mga atleta natin. Kaya ito po, inuulit ko, trabaho ko ipagawa ang convention center natin sa Benguet. So sir, amenable kayo na for sports, possible yung... Impossible for sports, pero syempre para sa akin, sabi ko nga, ang tao
sila ang nagmamay-ari ng buong kabanggitan, tayong lahat dito sa Benguet. Kaya nga kung wala namang gagamit ng basketball court, walang gagamit ng oval, meron i-host doon na isang kasalan, isang binyagan, okay lang po yun. Pero syempre, ang trabaho ni Mr. Riap ngayon, makahanap ng malaking pondo para sa convention center natin at sa ganun maging concentrated yung sports complex at yung oval natin and soon to rise yung Olympic size swimming pool natin para sa mga atleta naman natin. Yes, actually, yung investigation na yan, sumulat ako sa committee last year. Dahil matatapos na ang kongreso ngayon, I will still file resolution to conduct inquiry sa smuggling. Bakit? Kasi pag naghihiring tayo, ang mga smuggler natatakot. Kaya nga sinasabi ko nga, kung gusto ng mga kasamahan natin dito na tumulong, makipagtulungan sila sa amin ni Governor Diclas. Kasi nga ito yung napansin ko. Nung kampanya, lagi nilang sinasabi ang smuggling, pero ni isa na representative ng mga grupo na yon, walang lumapit kay Congressman Yap, walang lumapit kay Governor Diclas. Kung talagang gusto nating labanan ang smuggler, dapat lahat tayo ay magkaisa. Ngayon, tayo ay may fresh mandate. 123,800 na taga-Benguet ang bumoto at nagtiwala sa atin. Kaya ibig sabihin, naniniwala sila, kaya ko ipaglaban ang farmers against sa mga smuggler. Kaya nga din sa mga smuggler, kung sila ay nakatutok sa atin ngayon, eh siguro panahon na para maghanap kayo ng ibang negosyo. Dahil hanggat nandirito si Congressman Yap sa Benguet, ang gulay hindi nyo pwedeng ismuggle pabasok ng Pilipinas. Are you confident na susuporta ito ni BBM? Pagdating naman sa autonomy, unang-una ganito yan. Tulad sa BARM, di ba? Natapos na siya, pero makita nyo naman, may mga konting problema. It all takes time. But kung tayo ay susuko, eh walang mangyayari. Pero kung tayo ay maniniwala kay Presidente Bongbong Marcos Jr., eh sa tingin ko makakamit natin ang autonomy dito sa CAR. Will you lead the consensus meeting? Will you spearhead the meeting of all the congressmen in Cordillera? Now, yes. Before, bakit hindi? Dahil dati, caretaker lang ako dito sa Benguet. Ayaw kong sabihin na mga congressman ng CAR, caretaker ka lang, bakit mas marunong ka pa sa amin? But now, binoto tayo ng 123,800 na taga-Benguet. So I have the mandate na mag-spearhead na itong autonomy na to ng CAR upang sa ganun makamit natin yung matagal na natin gusto na talaga magkaroon tayo ng autonomy dito sa atin sa CAR. Sir, two legislative districts for Benguet, matagal na pinag-uusapan. Yes, ako open ako dyan. Bakit? Kasi nga, pag dalawa ang district natin, mas mabilis. Dalawa ang congressman natin, matututukan yung first district, matututukan yung second district. Kaya lang ang problema natin, pagdating sa kongreso, hindi ganun kabilis ipasa. Tulad ng Bulacan, meron silang 700,000 voters, kaya nahati. Kaya nahati yung distrito. Tayo, we just have 240,000 voters. So sa tingin ko, hindi tayo ipaprioritize sa kongreso. Why? Pag naghati ka ng distrito, kailangan mo ng dagdag pondo. Eh pero syempre, ang uunahin sa kongreso, yung mas mararaming botante o yung mas mararaming population. Sir, can I just go back to the mining small scale? Yes, sir. The small scale miners in Cordillera, especially in Benguet, are crying that the excessive capitalization, 10 million ang startup capital na sa paid up, yes, capital, 625. Ito yung sinasabi ko po kanina na nagbigay nga sila ng minahang bayan, pero ang hirap naman ng requirements. So it is high time para gumawa kami ng regulation sa Congress, ng batas, para yung minahang bayan, it will be accessible. Bakit ka tinawag na minahang bayan kung iilan lang ang makakakuha, di ba? So kailangan natin pabilisin ang pagkuha ng requirements ng minahang bayan. At ito, hindi naman madadaan sa batas to. Yung ipatigil ko, yung stoppage order ng small scale miners, yan ang gagawin ko. Makikipag-dialogue tayo kung sino man ang bagong DNR secretary. Kasi kung ngayon, wala na rin kwenta dahil outgoing na ang OIC, sa tingin ko, hindi rin siya makakapag-decide. Kaya nga po, sa bagong darating na DNR secretary, I will make sure dalhin siya sa Benguet, ipakita ang loob ng minahan upang makita niya muna bago niya aksyonan.
Kasi paminsan-minsan yun ang hirap. Galing ka sa national, hindi mo alam anong nangyayari sa Minahan. Sabay ipapatigil mo. Sasabihin mo, dapat responsible mining. So, kailangan makita niya muna ang loob ng Minahan. Kasi ako, nakapasok na ako sa loob ng Minahan. Delikado sa loob ng Minahan. Kaya naniniwala ko lahat ng mga miners, kay maging malaking kumpanyang miners o maging small-scale miners, they are all responsible miners. So, in short, you wanted to amend the 77, RA 7076. Yes, gusto natin patanggal yung stoppage order, sir. Kasi para sa akin naman, ang tagal-tagal na ng mga small-scale miners natin. And way back ilang decades ago, nandirito na sila. Why stop them now? Pero yung pagiging responsible miners, kailangan ng tulong ng local government yan. Kailangan masustentuhan, masuportahan ng LGU kung sino man ang tulong na nakukuha galing sa mga mayors nila. Kasi sa totoo lang, nakita naman natin yung nangyari dati. Wala na pong sisihan, pero ngayon may magagawa tayo. Hikayatin natin ang bagong mayors, lalong-lalo na si Governor Diklas na open siya na makipagtulungan sa mga small-scale miners. Kaya nga ngayon, wala na ako nakikita na hadlang para mahirapan ang mga small-scale miners natin. Okay. Kung last message na lang, mensahe niyo po dahil kayo nanalo. Unang-una, pasasalamat sa lahat ng mga nagtiwala at nagmahal sa atin dito sa buong Kabingitan. Hindi ko mababalik ang inyong pagmamahal sa salitang salamat. Pero sa trabaho, sa tulong na dadalhin natin sa ating probinsya, sa progreso na dadalhin natin sa ating probinsya, diyan po ipapakita yung pasasalamat ko sa pagmamahal na ibinibigay niyo sa akin. And sabi ko nga, simula nang dumating ako dito, minahal ko na kayong mga kaelyan ko. Kaya nga, hindi ako titigil sa pagmamahal sa inyo, hindi ako titigil sa pagdala na magagandang programa na makakatulong sa ating mga kaelyan dito sa Kabingitan, at hindi ako titigil dalhin ang mga kalsada, dalhin ang mga tulay, dalhin ang convention center dito sa atin sa Kabingitan. Kasi ang nakikita ko ngayon, ang Benguet, pataas po, papunta sa progreso, at target namin ni Governor Diklas, maging first class province po ang probinsya ng Benguet. Happy birthday! Thank you. Birthday, happy birthday! Happy birthday! Tayo, Thanksgiving tayo, Chief. Thank you sa lahat ng mga kasama sa media. Salamat po, salamat.